Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, mari po kayong mag-text sa 0922-875-2899. 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Ako'y hihingi sa inyo ng inyong like, share, and subscribe. I-type nyo lamang po ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. For our announcement, still naka-open pa ho ang promo for free check-up. So, libre ho ang konsulta. Kasama pa rin po ang free urine and sugar testing and free colon cleanse for your referral. And naka promo package pa rin ho ang ating detox, blood cleansing with or without vector scan. But if I were you, choose the one with vector scan. Napakalaki ho ng benefit ng mga malalaman ninyo sa vector scan, lalo na ho yung may mga lahi ng cancer. Wala pa ho kayong cancer, makikita na ho natin yung tatlong root cause ng cancer. So, alam ho natin na candidate kayo. So, may time pa ho tayong tanggalin yun para hindi na ho matuloy ang pagkakaroon ng cancer. And yung may mga family history ho ng high blood, diabetes, stroke, heart attack, makikita na ho natin ahead kung barado ang circulation ninyo. So, may time pa ho tayong tanggalin yan. Because ang vector scan ho, it catches the body before the onset of diseases. So, nauuna ho siya. Unlike yung symptoms nyo ho, pag nangyari ang symptoms, 50% nangyari na ho inside your body. Your laboratory test naman ho will become positive if 75% already happened. So, ang vector scan ho, wala pa hong nangyayari sa katawan ninyo, wala pa hong symptoms, sasabihin niya na ho sa atin, no? Ang diabetes ho, wala pa kayong diabetes, wawarningan na kayo ng vector scan for diabetes. So, siyempre ho, magka-cut down na kayo sa sugar, di ho ba? And lahat ho ng accumulation ng chemicals and germs inside your body, since birth, makikita nyo ho yan lahat sa vector scan, no? Pati ho allergens para doon sa may mga allergy. And ang atin hong bad news and good news, bad news because our IV laser is already closed. So, ubus na ho ang needle natin. That is the reason why for the good news, we open high-dose vitamin C as promo. Now, high-dose vitamin C is again one of the blood cleansing na ginagamit natin. Kaya nga ho, high-dose. Pagka high-dose, it means 10,000 milligrams to 25,000 milligrams. Nagkakaroon ho yan ng antimicrobial, antibacterial, and antiviral effect. And pati ho anti-cancer effect. So, ginagamit na rin ho yan sa U.S., sa hospital mismo for several states in the US. Kaya ho napaka-beneficial ho niyan. Pwede niyo na ho itong i-prepaid para ho hindi na kayo mapagsarhan ng promo and transferable ho ito. So, pwede niyo hong pangregalo sa inyong mga mahal sa buhay. Huwag hong ubusin ang inyong bonus at 13 months pay. Magtira ho kayo ng pang-pro package ninyo. And samantalahin na ho ang
ating free check-up kasi ho baka ito'y hanggang 2023 na lamang. So, lalo na ho, uunggatin ko uli ang kumakalat hong walking pneumonia. So, wala ho almost na symptoms. Kaya, everybody, especially the elderly and diabetic patient, kahit wala kayong nararamdaman, magpa-check up na ho kayo. No? Hindi ho baling December, kahit na ho, huwag niyo hong isipin yung puro handa, ha? Reunion. So, ang dapat niyo hong isipin, salubungin ang 2024 ng tayo ho lahat ay in good health. Huwag ho puro nasa Christmas party ang iniisip ninyo. Tapos pagdating ng 2024, andyan na, may mga na-stroke, may mga na-heart attack. Ang dapat nyo hong pinaghahandaan itong darating na taon na kayo ho ay very healthy and in good health, salubungin ho ang panibagong taon na ibinigay sa atin ng Diyos, no? And ayan, ang atin hong free check-up, limited na lamang po ang slot, kaya ho una-unahan na lamang po, daig ng maagap ang masipag. Kung kayo ho ay isang elderly, sad to say, 90% ho ng nahawakan naming elderly na nagpapa-check up, positive for crackles, meaning may walking pneumonia. Huwag niyo hong hintayin na umagsak pa ho ang inyong oxygen kasi by that time, hirap na ho kayong huminga. Kung may doubt ho kayo, baka kayo ay isa sa meron, this is the right time. Humabol po kayo sa ating limited slot na free check up. Now, ang atin hong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol ho sa pneumonia, a silent killer. Marami hong klase ng pneumonia. Meron ho tayong community acquired, merong hospital acquired, meron hong health associated pneumonia, meron hong aspiration pneumonia. Ang pinakamas marami hong nadidisgrasya is what? Yung walking pneumonia. Kung iisipin mo, siya ho ay mild form ng pneumonia. Pero mas marami ho ang namamatay dito. Bakit? Sa kadahilanan po na wala siyang simptomas pero mas marami hong namamatay dahil hindi ho kumukonsulta ang pasyente sa doktor because they know that they are okay and they are good. Kung meron man hong mild symptoms like konting sipon, konting ubo, akala ho nila ito ay just ordinary upper respiratory tract infection without knowing na yung germs ho nalaglag na ho sa lungs, without knowing na matagal na ho siyang may pneumonia. And ang pneumonia ho, hindi ho katulad ng TB na minsan kusang gumagaling kahit hindi mo gamutin. Ang pneumonia ho, hindi. Nagpa-progress ho siya, lumalala sa bawat minuto at bawat araw na dumadaan na hindi nyo alam kayo ay may walking pneumonia. Pag sinabi hong pneumonia, it is always fatal, it is always deadly, at wala hong pneumonia na hindi serious. Yung mga binibigyan lang ho ng oral medication ng ibang doktor and for 7 days, sasabihin ko ho sa inyo, it is not enough. Ang dami na ho naming pasyenteng nahawakan, galing na ho sa 4-5 doktor, binigyan ng oral, 7 days, 10 days, wala ho, hindi ho gumaling. Ang nangyari ho doon, na-drug lang yung time up to the point na malala na ho bago dumating sa amin. Wag na ho kayong gumaya doon. Ito nga ho, uulitin ko, sa GMA News po, December 1 or December 2, na inyos po nalaganap ang walking pneumonia sa China and dito na rin po sa atin. So yan po, para doon lamang sa hospital cases na nabilang nila. But paano yung mga nasa bahay na hindi naman ho na isama sa count? Dahil hindi nga ho alam na may walking pneumonia kung hindi ho yan magpapa-check up sa doktor. Before pa ho yan in-announce sa news, kami ho para ng sirang plaka araw-araw. Pag magtatapos na ho kami, di ho ba ang warning ko sa inyo is what? Magpa-check up kahit walang nararamdaman para ma-auscultate namin ng likod ninyo, maagapan kung kayo ay may walking pneumonia.
Matagal na ho yan. O, ngayon pa lamang ho pumuputok sa ating social media. This is to remind you na tayo ho ay laging ahead when it comes to health. Actually, pandemic times and even after pandemic and even until now, almost all of the patient na ino-auscultate ho namin merong crackle, so meaning may walking pneumonia. Ganun ho karampant, hindi lang ho alam ng mga tao, hindi rin alam ng mga doktor. And let me remind you also na hindi ho lahat ng doktor alam ang walking pneumonia. Yung mga hindi pa ho nakahawak ng ganyang kaso, pwede hong mamatayan ng pasyente sa ganyan because they do not know the case. Okay, so we are opening your eyes that there is such a thing as walking pneumonia. Yung community-acquired pneumonia ho, iba naman ho yan. It is often caused by typical bacteria like Streptococcus pneumoniae or virus. Streptococcus pneumoniae, lumalabas ho yan sa vector scan. Pwede rin ho yung mag-cause ng walking pneumonia ng pasyente, wala hong symptoms. But makikita nyo sa vector scan, Streptococcus pneumoniae. Makikita nyo, ilalabas niya pneumonia. We have noticed that after pandemic, before pandemic ho, hindi naman lumalabas yan sa aming vector scan. And vector scan is very good when it comes to germs. Detalyado ho, anong scientific name, inilalabas niya ho talaga. Laganap ho ang walking pneumonia, both sa vector scan and sa auscultation ho namin. Nagtatali ho siya. Pag may crackles, pag binector scan mo, may strep pneumonia. And pneumonia mismo, nilalabas niya yan sa vector scan. And x-ray ho kasi hindi masyadong mababa ho ang accuracy, no? Minsan ho may pneumonia, hindi naman ho nakikita. So after community acquired pneumonia, meron hong hospital acquired pneumonia which develops 48 hours or more after ma-admit sa hospital. Halimbawa ho, na-admit ang pasyente for ibang reason. So, doon na ho sa ospital nakakakuha ng pneumonia. And usually, it is Pseudomonas aeruginosa ang root cause, which is a hospital-acquired bacteria. And ito ho ay more resistant bacteria due to healthcare environment. At ito ho ay associated with more severe illness. Kaya ho, ito, may symptoms kaya hindi ho gaanong lumalala dahil may symptoms nalalaman po agad, natitreat agad. Unlike walking pneumonia, hindi ho alam na may alagang pneumonia sa lungs, sa likod, kaya ho lumalala. By the time na nakarating ho ng hospital, ang oxygen saturation ho ng pasyente ay bagsak na. So meaning, pag bumagsak ho yan, sira na ho up to the level of the heart. And it is too late because irreversible ho ang damage sa lungs. Yung mga ganyan ho dumadating sa hospital, mga tatlong araw lang ho yan, wala na ho ang pasyente. So the pattern is DOB or difficulty of breathing. After a few hours ho, the first day ng admission, mawawala ng ihi ang pasyente. The second day in the hospital, makakapasok na ho sa brain. Wala na hong ihi, so comatose ang pasyente. And the third day ho, babagsak na ho ng babagsak ang BP, na uwi ho sa sepsis, systemic infection of the blood. Ika-third day, pagdating ho ng hapon, wala na ho ang pasyente. Mas maganda ho ang mataas ang BP when it comes to pneumonia kesa ho sa bagsak ang BP. Ibig sabihin ho, papuntang sepsis ang pasyente kapag ka ho bumagsak ang blood pressure compared to their normal BP. Pangit ho yun. Ganun ho ang usual pattern. Usually ho, pagka ganun ang sitwasyon ng pasyente, wala na po yan. It is too late already. Now, ang pneumonia ho, very common yan sa young children and also elderly are more vulnerable. High risk din po yung may mga weakened immune system, tulad ho ng may mga AIDS, yung mga nagki-chemotherapy. Ayan, nagki-chemotherapy ho to kill cancer cells. But pag nakikima ho, bagsak ang immune system, usually after chemo, ang ikinamamatay ho ng pasyente is pneumonia. Kasi ho, bagsak ang immune system, sa ospital pa lamang ho, minsan nakakuha na ng pneumonia, hindi na ho nakakalabas, dere-derecho na ho, hanggang sa mamatay ang pasyente. So hindi ho yan naiisip ng mga nag-a-advise ng chemo. Kinimo for the cancer cell, pumagsak ang immune system, naka-acquire ho ng pneumonia.
So ang ikinamatay ng pasyente ay pneumonia because of chemotherapy. Yan ho, katotohanan yung sinasabi natin. And pag cancer ho kasi, sabihin na natin cancer. But ang deterioration ho ng pasyente dyan, dahan-dahan. It is something that is chronic. Kaso ho, hindi ganun ang nangyayari. Ang nangyayari ho, biglaan ang pagkamatay ng pasyente. Hindi ho expected ng may katawan at ng mga kamag-anak. Because pneumonia is abrupt. Bigla ho. No? So, hindi ho katulad ng cancer na chronic. Pati ho yung mga pasyenteng sasabihin, ano daw ikinamatay? Hindi nga alam kung anong kinamatay eh. Bigla ho. Pag mga ganyang biglaan, pneumonia po yan. Matagal na ho yung may pneumonia, hindi lamang ho nadadiagnose. Kasi walking pneumonia siya. And even those elderly, I would like to emphasize na humina ng humina, walang ganang kumain hanggang sa naging bedridden. Now, ang pangit ho doon, ina-accept ng family, mga apo, na due to katandaan. Let me remind you, wala hong namamatay sa katandaan ng walang sakit. So, eye-opener ho yan. Ha? Wake-up call po yan. Kung may mga lolo-lola kayong bedridden at hindi ninyo pinache-check up, tapos pag namatay, sasabihin ninyo namatay sa katandaan. Kahit ho 100 plus year old na kayo, hindi ho mamamatay ang tao ng walang sakit. Kung yan ho ay napa-check up nyo sa doktor at napakinggan ng likod niyan, 100% ho may pneumonia yan. Ang punto ho natin dito, ito hong mga may walking pneumonia na nadidisgrasya at namamatay, mabubuhay pa naman ho sana kung na-diagnose lang ho or na-catch up yung sakit early. So yan ho, kaya kami paulit-ulit sa radyo, araw-araw. Because we want to save those people na may walking pneumonia na dahilan ho lahat tayo ay nanggaling lahat sa 2 taong pandemic. So, mga pasyente ho, kahit wala kayong nararamdaman, kailangan nyo hong magpa-check up. And pakiusap naman din po sa ating mga colleague and doctors, mag-auscultate naman po kayo. Hindi ho ibig sabihin kayo ay gastro, kayo ay nephro, hindi nyo linya yun, dahil lungs yun. Pag kayo ho ang nakahawak ng pasyente, kung narinig nyo man lamang ho na may crackles ang pasyente, then you can refer. Hindi ho ibig sabihin na hindi nyo na ho specialty yun, hindi nyo na yun obligasyon. We as doctors, obligasyon ho natin na malaman lahat ng sakit ng pasyente para ho tayo ay makapag-refer kung kinakailangan at may findings tayo. Kasi o minsan, alimbawa, gastro, yun ang ipinunta ng pasyente. Minsan ho, hindi na yan pumupunta sa IM at hindi na ho yan pumupunta sa family med. So, dyan na lamang ho yan sa gastro. Then later on ho, kinamatay, walking pneumonia. Nahawakan na ho ng doktor, hindi pa na-diagnose. It is very sad, no? Kaya ho yan ang aming sinisave, want to save ng mga pasyente. Kasi ho, ang mga ibang sakit, may nararamdaman ng pasyente. So talaga hong ipache-check up nila. Ang problema ho, si walking pneumonia, very, very silent. At minsan ho, sari-sari na ho ang nararamdaman ng pasyente, but ang pinakapunot dulo ho is what? Walking pneumonia sa lungs. Meron ho minsan di na nakakatulog. Yung iba, di na naaalis ang sakit ng likod. Yung iba, laging may post-nasal drip. Yung iba ho, nagkakayuti ay paulit-ulit. But the root cause of the problem is bacteria or virus in the lungs. Of course, it is systemic na ho because it goes to the blood and supplying different organs of the body. 7 times ho ang ikot ng ating blood in an hour. So kaya ho, madali hong ikalat ng ating katawan yung mga sakit. So, chemotherapy, yung mga immunosuppressing medication. Ang umiinom ho ng mga ito, yung mga bagong transplant like kidney transplant, pinaiinom ho yan ng
immunosuppressant dahilan sa para ho hindi i-reject ng katawan nila yung bagong kidney na inilagay ho sa kanila. So, elderly, yung may mga weakened immune system, chemotherapy, immunosuppressant drug, HIV or AIDS, tsaka yung may mga chronic medical condition ho, like diabetes. So, yan ho, very prone ho yan. Why? Sa kaso ho ng diabetes, di ho ba ang ating sugar dapat ho nakakapasok sa cell? Sa kaso ho ng diabetes, hindi ho, nandun lang ho sa blood, which will serve as food of you are feeding the bacteria and the virus causing pneumonia. Kaya very prone ho, ang daling mahawaan ng diabetic patient. And ang dali ho mahawa, pero ang hirap ho i-eradicate. Why? So, kasi nga ho, may pagkain sila doon sa blood ng pasyente. Kaya napakahirap ho nilang ubusin. And yung mga smoker ho, nadadamage ho kasi ang respiratory tract o lining ng respiratory system ng smoker, kaya ho making it easier for infection to take hold. Yung mga nauospital ho at exposed ho sa yun, mga individuals na may potent strain ng bacteria sa ospital, ayun ho, prone din ang mga nauospital. Yung aspiration pneumonia ho, ayan, yung napapasukan ho ng pagkain, liquid, or vomitus sa lungs can lead to pneumonia. Particularly ho, yung may mga difficulty of swallowing tulad ho ng mga na-stroke, no, and other neurological problem wherein problema ho ang paglunok. And yung mga napapasukan ho ng NGT. Minsan ho kasi yung NGT, sa unang pasok hindi ho na-issue. Pangalawa hindi pa rin ho na-issue. Minsan ho ilalagay muna ng staff sa ref. Pag nilagay ho yung NGT tube sa ref, contaminated na ho yun. Hindi na dapat gamitin uli. Minsan ho ginagamit uli. No? So, mag-i-infuse ho kayo ng bakterya doon sa katawan ng pasyente. Dapat ho nun, pinapalitan na agad. Yung mga manginginom ho, gumagamit ng drugs, of course, nai-impair ho ang immune system. Yung mga post-op patient ho, yung bagong opera, ha, involving the chest and abdomen, kasi ho, because of immobility, ha, hindi pa ho sila masyadong nakakagalaw. Prone din ho yan sa pneumonia. And yung mga ang living condition ho, nasa communal setting, such as yung mga nasa prison, nasa shelter, nasa rehab, yung spread ho ng respiratory infection, mabilis ho. And yung may mga malnutrition, yung mga poor ho ang nutrition nila, of course, hihina ho ang immune system, no? And of course, yung mga natural lang hong tao na nasa bahay, lalo na ho ang elderly, paano sila nakakakuha? Yung mga kasama ho sa bahay na nagtatrabaho, labas-pasok ng bahay, kadalasan ho sila rin ang nagdadala ng pneumonia sa pasyente. It just so happen na wala hong symptoms. No? Kasi kung yung elderly hindi naman lumalabas, galing ho sa taong kasama sa bahay na lumalabas, kaya lang hindi ho siya nagkaka-pneumonia, yung mas mahina ang immune system, yun ho ang nagkaka-pneumonia. So we are inviting everybody na magpalista ho ng check-up, total tayo ho ay free check-up to rule out walking pneumonia. Ivy? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. 7707. Tanong ko lang po, Doc, anong gamot bilhin para maagaan ang pagdumi? Kasi minsan, tag 3 days ako bago makadumi. 43 years na po ako. Okay, so number one ho, ganito. Check nyo ho muna, baka may mga maintenance ho kayong iniinom na nakaka-constipate sa inyo. Like ho yung mga gamot for Parkinson's, for restless leg, Tramadol, pain reliever tulad ho ng Tramadol. Ayun ho, nakaka-constipate ho yan. Also, number two, check your diet. Baka ho kulang kayo sa fiber, which is gulay, prutas, baka ho puro karne. Number three, baka kulang kayo sa water. Soft drinks, ayun, nakaka-constipate din po yan. Palitan nyo ho, more water, fruits and vegetable. Kung wala ho sa mga maintenance ninyo ang nakaka-constipate,
Then ganito ho, kailangan yung pumunta sa clinic kasi ho yung mga available na suppository or pampapupo, ano ho yan eh, mga nakaka-cause ng tolerance. Ibig sabihin ho, pagtagal ho, lalong hindi na kayo makakadumi without taking something. Sa clinic ho, check upin ko muna kayo, then kailangan nyo ho ang detoxification program. So tatanggalin ho niyan yung buong dumi ho sa 1.5 meters long na colon plus yung mga mucoid plaque ho sa gilid. Sasama po yan, no? So malilinis ho. And also parasitism ho pala can also cause constipation. So kung yan din ho ang ating detox program ho, may kasama ho yung pang-parasite, no? It is something that you need to address, ha, constipation, because wala hong taong healthy sa taong marami ho ang colon or large intestines. Walang tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapa-check up. So unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamangka Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So ang atin hong landmark is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street, and everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ibig mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate ho namin ang likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia. Very rampant po ngayon. And actually, kahit naman ho dati, hindi nyo lang po alam. Sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program, kasi yan ho dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. Kaya ho, magpalista na ho kayo, no? Free pa rin ho ang ating promo for free check-up, may free urine and sugar testing pa rin kayo, may free colon cleansing ho kayo for your referral, and naka-promo package ho, malaki ho ang madi-discount ninyo sa detox, blood cleansing, with or without vector scan, malaki ho ang diferensya sa original price. So, isave ho ang mga bonus at 13 months pay. Magtira ho kayo ng pang-promo package ninyo. And ang bago hong naka-promo nating blood cleansing is high dose vitamin C, no? So una-unahan na lamang po, limited lang po ang slot namin sa free check-up. Magpalista na ho kayo at baka ho ito eh hanggang 2023 lamang, no? So paki-like, share and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy, please like us on Facebook. Account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy, at sumayon niyo ang katotohanan. Salamat po.